siguradong meron kayong pasalubong sa papa niyo. So, sige na. Wala na yung plano ng papa niyo eh. Sa klase. Sa tiyara, anak.
sa maging masaya sa pagsama sa Philippines? Eh, mahal. Wala pa akong sahod eh. Pasensya ka na, nahihiya tuloy ako. Dapat ako ang sumasagot ng mga gastusin natin. Ganun ba? Sige, mahal. Nagawin ko na lang ng paraan ulit. Basta, mahal. Mag-iingat ka dyan, ha? Mahal, miss na kita. Miss ko na rin kayo. Hayaan mo. Magkakasama din tayo. Ingat din kayo dyan, ha? Thank you.
Sis, mabili naman. Sis? Hindi naman ako mangingil lang kung hindi ako nag-aalala sa'yo. Parang kasing hindi na tumitigil yung pagkain. Umuwi ka lang. Hindi ka ba napapagod? Sis, sa totoo lang, pagod na ako. Pero kailangan ko eh. Alam mo yun, yung sahod ng asawa ko, napupunta lang naman sa bayad sa tuition ng mga bata sa college. Kailangan ko talagang kumayod. Kailangan ko mag-sideline. Kasi kung di ko naman gagawin doon, wala akong pambayad sa bakas o sa bahay. Kailangan ko talaga. Alam mo, sis, meron ako sinalihan ng ministry. Matulog sa mga nangangailangan. Dali ka rin kaya sa kapa. Layunin nila tumulong sa mga ulit bubble. Lalo na yung mga malayo, pati mga pamilya nila, di ko tulungan. Mukhang maganda nga yan. Pero siguro, pass muna ako, sis. Alam mo naman, kailangan ko pang kausapin ang asawa ko tungkol sa bagay na yan. Pasensya ka na. Sige. Basta sana pag-isipan yung mabuti kasi yun ang kumakatulong sa akin, sis. Maraming salamat, sis. Sige, sis. Thank you. Kaya nagawa ko pong naiahon sa kahirapan sa mga paniniwala po ng ating ministeryo na yung maraming mga krimen na nangyari po o mangyari dahil doon po yung kahirapan. So yung purpose at ang mission and vision ng kapa po ay maiahon kayo doon sa mala-impirno kahirapan na yun patungo po dito sa kalayaan ng ating Panginoon na kung saan ang purpose po ng Panginoon na kung tayo'y magiging